Ito yung tumawag ito, bayanin nyo. Subukan natin pag-deny ang isang napakagandang bagay sa ating pagbigil dahil ng Diyos. Tumigil, pinagbasta ng kapulukan ng kanyang mga nilikha. Ngayon, ay titigil sa ating pagtigil, pagmasdan natin ano ba ang ginagawa natin sa simbahan ito. Ano ba yung pinag-uugala ng ating paglilingkod? And we would try to reflect on the Eucharist and the life in Christian community. Let's go back to basic. Maaari para sa ating kabisado o misa, sa ulungong tugon ng misa, ang pagkatapos ng first reading, sabi ko na yan, pagkatapos ng saldo, may second reading, sige, second reading. Kung wala ng second reading, sige, tatayong lahat, hallelujah yan. Pero bakit ba tayo sumisimpa? Ano ba itong sinisimpa natin? And what is the Eucharist? What about? Subukan natin imayin muli, maaaring katagal na natin naglilingkod, pero may ganda muli natin balikan. Ano ba ang pinagulang lahat ng ito? Bakit ba tayo na ito? Bakit na nilimutan natin yung mga basic? Pero maaaring yung iba, nagiging katikista na sa atin. Paulit-ulit na yung napapakinig, kabisado na yung umili ng mga bagay dito. Lagi na yung pinapaalala sa atin ng mga bagay na ito. But let's try to regard ourselves. Ang ganda ng set of topics na aming nakita mo, kumbuan, iba-iba. Pag maaari ang layo ng mga bari, ni Father Carlo, ni Father Angel, ay muli tayo kung maibalik, ano bang basic? Baka ito yung mawala sa atin. So, sabi sa atin, give the basic. So let's give the basic. The Eucharist is one of the seven sacraments. It's one of the seven sacraments. Kasama yan ng baptism, ng confirmation, ng reconciliation, ng anointing at the seat, the sacrament of marriage, and the sacrament of holy orders. This is one of the seven sacraments. At kasama siya sa unang tatlo, the sacraments of Christian initiation, which is the gateway of Christian life. Doon una. Sama-sama na tinatanggap yan, pag tinitigaw ka, diretso kumpin, diretso first communion. Di ba? No? Kailangan, meron tayong mga ganyan, yung mga katekumenate, yung mga patatanda ng pinipinigan, may mga pagkakataon na pwede sila, diretso kumpin, diretso first communion. Because that is the gateway to all the other sacraments. Yung ating kinagyayaman, subukan natin tinayo, no? What is really the interest? The Eucharist comes from the word, the Latin word, Eucharistia. Eucharistia, which is thanksgiving. Yung paganda misa, o kung paganda Eucharistia, ang doon ang kapasalan. Sa dinami-rami ng ating mga biyayang tinatanggap sa tuwid na, kung maraming magpasalaman, iting ko na naman, sisimba na naman, susunod na naman, ikuyin na naman ang Sabado na lang eh, Sabado na makabisa din naman yun eh. Mas maiksing makaisa sa lindo. Ito ang ating sinasampalatayanan. Before the Mass, so we attend the Mass, especially during Sundays, because it is our way of thanksgiving. At nasusulat niya, it has its own biblical foundation from the Gospel of Matthew, from the Gospel of Mark, from the Gospel of Luke. At anong sinasabi sa mga yan? Different accounts. Pero yung isang sinasabi. Ang sabi ni Jesus, this is my body, this is my blood. Ito ang aking katawan na iniyakap ng sa inyo. Ito ang aking dugo na iniyakan niya para sa inyo magpapatawad ang inyong mga kasalan. This is the Eucharist. This is the sacrifice of the Holy Eucharist. At napakarami namin ito nating tawag sa Maganda Eucharistia. Hindi po ba? No? We call it the Eucharist. We call it the Lord's Supper. We call it the breaking of the bread. We call it the memorial of the Lord's Passion and Resurrection. We call it the Holy Sacrifice. We call it the Holy and Divine Liturgy. We call it the Holy Communion. We call it the Holy Mass. Ang dami natin tawag. But
but it only points to one thing. It is the Eucharist. It is our form of thanksgiving. Kundi, bakit ba ito magpapasalamat? Bakit ba ito ang sentro ng ating buhay? Because it is the source and summit of Christian life. So, ibig sabihin ng mga katagal ito, siya ang pinagmumulan at tugatog ng ating pananampalataya. Dito tayo bumuhay. No? Lumalakas tayo dahil sa iyo ay sila. At ito ang suwa o ang pinagmataas na uri ng pananamin na summit, di ba? Ang summit hindi tugatog. Ang summit hindi pinagmataas na uri. Sa puntong mayroong summit, and the peak of the mountain is the summit. Sa ating pananampalataya, the summit of our faith is the Eucharist. Because Jesus Himself instituted the Eucharist. Ito ang pinagmumulan ng ating pananampalataya. At siya rin ang pinakaguro ito. Okay? So, subukan natin isa-isa ang bayi-bayi ng mga pinatawag natin sa Eucharist. Again, the Eucharist is the source and summit of Christian life. Una, the Eucharist, or Holy Mass, whatever we call it, it is a gathering. Ito yung pagtitipo ng mga tao, di ba? Ang magandang isa, ito yung parang sa lahat. Kaya nakakalungkot, no? Nakakalungkot kung may mga simbahan na nagpatawahan ng mga tao ng mga malihos. O ng mga taong nagbebenta ng kung ano-ano, mga magsasampakita. It is too degrading. It is too degrading. Hindi ko alam ko ano itong panasino sa akin. Kung nagugulo siguro, well, sige, parang sino mga yan. But the Eucharist, it is a gathering of all, from all walks of life. Kay mayaman ka, kay malirap ka, kay bata ka, kay matanda ka, may ngipin ka, wala na, gusto mo, may tipa. Sabi-sabi, it is for all. It is a gathering of all. Kung di para sa lahat. Kaya doon yung muda, noong may bata pa. Pero yung pangalit na pinalakahan sa mga, kaya yung pangalit, ganit na ganit sa bata. Pag may umiyak na bata sa simbahan, tumingilin sa misa. Ay, parang sa yung mga bata, pagpiligalit na mga isama. Eh, ang aking punto, no? Hindi ko para sila ang pangalit ko. Pero ang punto dito, eh, ganda na sinasabi ng mga bata sa simbahan. Bakit? Eh, hindi pa nila makakamulatan. At kung lumalang yung mga bata, kung lumalang yung una, tumatko yung bata nito sa simbahan, pangalunaan na, nakikipagkulitan lang sa kapatid, sa kaibigan, o sa kalaro. Pero, nananatili, no? It remains in his or her memory. Sumit ba kami? Hindi na pamilya. Where am I coming from? Ito po, karanasan ko bilang bata. Ito ko'y bata, pre, grade 1, grade 2, ang reality ay sinasama ng aking tatay sa simbahan. Every Sunday. Walang pintis. Every Sunday. At alam ko, ako'y naiinig, ako ay naglalaro lang, patakbo-takbo lang. Pero tanda ko, hindi ko malilimutan, no? Yung tuwing ama namin, tuwing magkakapit-kapit ka ba, bilang pamilya, noong na namin ka kapit, ha? Kailan naman naka-pray-nance tayo, pero noong magkakapit-kapit tayo. Kaya nung namatay ang aking tatay, para baga kong hulan na. Sa tuwing ako'y sisimba, magkakama namin ako'y naiiyak. Pero yun yung aking alaala. Na ako'y sumisimba bilang bata, at yung kinalakan ko, na hindi ko na inaalik sa akin. Uy, tumatanda na, grade 4, grade 5, grade 6, tumatanda na ako, pero sumisimba pa rin ako. Dahil, sabi ako eh, na hindi pa sa isang linggo na hindi ako sumisimba. The Eucharist is a gathering for all. Ako sa lahat. Babae, babae, mayaman o mahirap, politiko o hindi, may pinag-aralan o walang pinag-aralan. There is no discrimination in the Mass. Everyone, all are welcome. Oh, kaya, it's not a challenge for us. No?
ay hindi mo ma-expression na okasyon, aliwa, aliwa, hindi mo nangyayari that from the front seat up until the last video. Yes, sir. Sana, sana hindi po natin kamalang na sa akin. Because the Eucharist is growing. Masala. Masala. Kaya may hindi lang pagka o wala. Second, the Eucharist is our upward and downward movement. But kung ibig sabihin ito, no, it is very technical. Well, it's a technical term. So, from the catechism, ito sinasabi na Eucharist is the upward and downward movement. Bakit? We trace back the history of the Jews. From the Judeo, kung ating babasahin ng banal na Biblia, doon ba kaya nag-aabdok sa Diyos? No, tuwing araw ng Sabado, nagtitigyan doon, kay kalapati, kay mata, kay lupa, no? Ano ba, no? Iba mga ayaw, kay rutas, kay mga kanilang mga paralim, ito ba nilang inihaalay? At ito'y kanilang susunugin. No, pinapatay nila ang tupa, no? At ang mga kalapati, inihaalay doon sa Diyos, ito'y kanilang susunugin. Because they believe with the presence of clouds or the presence of smoke, itinataas nito yung kanilang pananalangin. Kaya sila nagkakabot sa Diyos. Itinataas yung kanilang pananalangin. Kung ang kanilang pagpunta doon, nagkakabot sila ng kalapati o ng tupa dahil sa kung ano pa mong dahilan, magpapasalamat, pinigiri, para sa kagalingan, o kung ano pa man. That is their gesture of worship upward. Because they await for the downward movement of the Lord na living in the Diyos ang kanilang pananalangin. Kapag-ganda, di ba? If there is an upward movement, ayaw, nag-ahandog pa yun. Iniaalay natin ang tinapayakala kung ano pa mong rutas, gulay, makakari na yun, hindi ka na pag-aabala, magbibigay ka na lamang ng limos. That is your upward movement because we await the downward movement. Nagpapag-isa ka, sige, petition, thanksgiving, no special intention for the repose of the soul, o kung ano pa man. Ay, hindi mo igawad sa iyo ang iyong petition. Hinihiling mo na dinggin ang iyong panalangin. Hinihiling mo na ikaw ay makapagpasalamat. That is the Eucharist. That is the Eucharist. Pero in a special manner, no? Mahal ninyo ang kaugalian ng mga Diyo doon. Pinago ng ating Panginoong Jesus yung kanilang pamamaraan ng paghandog. Dahil ang ginawa ni Jesus, ang inyari niya, yung sarili. Ang ibinigay niya, ay nagbuhay. The sacrifice is the same, bloody. Parang yung unang inyari, tupa, kalapate, aslo, alpaman, in a bloody manner, ito yung sinasakripisyo, pinapatay, sinusunod. Si Jesus, pinatay, pinako sa krus, upang maitaas ang ating panalangin, mapatawad ang ating mga kasalanan, and the downward movement, we gain eternal life. Kaya sa banal na Eucharistia, it's still happening, no? Iniaalay natin si Jesus, iniaalay natin ang tinapayan at alam, dahil naniniwala tayo through consecration, through transubstantiation, nagiging tunay na katawan at dugo ng ating Panginoon Jesus. That is our upward and downward movement. So Lord, is a meal. The Eucharist is a meal. Ito'y kainan. Higa. May namesain. There is the upper table. Ibig sabihin na yung kainan. Kaya mga Pilipino, tayo ito, mas mga kainan. Pag meron may birthday, ano ka hirin? Blow out ka naman dyan. Kapag kapasko, di ba, pinipilit ng mga nasa malayong lugar o nag-abroad po uwi para sa Noche Buena para makapagsanyo-sanyo, makapagkainan bilang pamilya. Tuwing sasabit ang bagong taon, ganun din.
pipilit at pipilit umuwi na bago pa lamang magpalit ng taon na mapagsalusalo kayo sa media noche bilang pamilya. Kapag may se-celebrate ng anibersary ng kasal, kapag ka may se-celebrate ng pagpasa sa board exam, o naman pa man, kapag may celebration, pista, o kung ano man, pinyagan, kung pilang na hindi kainan, eh, that is the Eucharist. Pagdaka natin, di ba? Sabi natin kanina, the Eucharist, it is our thanksgiving. Kaya hindi kainan. Kung paano, in the same manner, na tayo nagpatain na nagaan, kung kapakala sa iyo kung mabisita ngayon, ay pinapakain ni Jesus. Because we give thanks. Ipapasalamat ka sa biyaya na sa loob ng isang linggo, may problema ka, oo, meron kang mga kinakaharap ng mga pagsubo, nagkakanda utang-utang ka, pero tandaan mo, may biyaya pa rin. May biyaya pa rin. Nakakaraos ka pa rin. Kaya yung mga biyaya na tinanggap mo, magpasalamat. Isang linggo, yung kain na. At espesyal ang ating kinakain na maaaring yung kaprasong tinapay na niniwala tayong nagiging tunay na katawan at dugo ng ating Panginoong Jesus. And this meal, no, makes it different because we receive, we take in the real body and blood of Christ. Kinakain na rin ang ating pananampalataya. Ito yung pinag-aakta natin sa ibang reliyon. Now, we eat our faith. We believe in the body and blood of Christ. Ito yung sasakit naman sa aming po sa taal kapag kami first communion. Ito po ang naging paalala sa mga tatanggap ng unang makikita. Ay, matatanggap ni ba lang kay Jesus? Makakaupin mo ba lang nakikipagkwento ako na sa katabi, hindi pa natutunaw? O nakikipagkulita ka na? Sabi ba? Kapag tayo tumatanggap ng communion, kinakain natin si Jesus, kinakausap pa natin si Jesus. Kung baka, kinahayaan na lang natin siya. Kapagtanggap mo, dahil sanay ka na araw-araw mo sumisimba, kabisado mo na yung nasa, yung porma, yung bukis ng hostia sa iyong bibig. Hindi mo ba kinakausap si Jesus? Samantalahin po natin yung pagkakataon na kinatanggap natin siya. Ang hindi natin balitan kung paraman ng pandemya. Hindi natin kaya gawa. At kapag hindi muli ng Diyos na mangyari ang bagay na iyan, magbubuto muli tayo. Mauuha muli tayo. Hakot na pinatid muli siya. Kaya sa maglalain natin, ang tandaan mo yung bibig na tumanggap sa ating Panginoon Jesus ay ang parehong bibig na magsasabi ng kasiraan, kapahamakan sa ibang tao. Ang dadaan-daan pa lang ni Jesus, baka, lumalabas na sa ating bibig, hindi mga Jesus. Sa pasura, makalang po na. No? The Eucharist is a meal. Na kapag tayo gutom, di po ba? Kapag tayo nagugutom, hihaharap natin pagkain! Sa bahay, maaari sa mga bata, no? Kapag tayo nagugutom, pupunta agad tayo sa kusina, magbubukan, di ba ako kaya? Ibang second kung kaya makapagluto, o maaari siya, pero kung lang tayo nag-fish pool, gutom na ako eh. Kakain mo na tayo. Ilang beses ba tayo kumakain sa mga tao? Tatlo. Water can satisfy.
binubusog pa rin ang Eucharistia. Napakaganda ng analogy mo, napakaganda ng ginawa ni Jesus. Pagkain, kailangan natin ng pagkain eh. Para bubuhay, busy. Kailangan natin ng pagkain. Kaya, kailangan natin kumain sa misa dahil kailangan natin si Jesus. Nagugutom tayo eh. At ang hanap natin pagkain. Maaaring yung kaparasos sa kanit na manika, itis pa, bilog. Hindi ka naman kaya busog na doon. But in a spiritual manner, bubusogin ka ito sa iyong kanilwa. Once again, Eucharist is a meal. And we are gathered for the breaking of the bread. Kinakabi ang tinapay. Kinakabi ang tinapay. Dahil yun yung pamaraan, yung paano si Jesus ay namatay. Inihati-hati yung tinapay upang mapakain ng marami. Diba? No? Pinaparami yung tinapay. Pinaparami yung katawan ni Jesus. Dahil si Jesus mismo, hinati niya ang kanyang katawan para sa sagadauhan. Hindi naman talaga ay iyong nalipi, iyong paa, iyong kilipi. Hindi yun. No? Spiritually, we are breaking the bread to receive Jesus. And even the smallest part again, it is Jesus. Diga, kaya kapag tumanggap ka ng katawan ni Kristo, may naiwan na kaproseso sa iyong palad, ang tulong sa atin, kukuhanin mo. Kukuhanin mo, kakainin mo dahil sa Jesus yan. Even to the littlest detail. The breaking of the bread. Ang ganda ng pagkakalaraon dito. Because the breaking of the bread today is the crucifixion before. How Jesus broke His body for all. Dahil ang minamati natin tinapay ay katawan ni Jesus eh. Inasak ni Jesus ang kanyang katawan. And the bread broken, the body of Christ broken, is now shared. Let's move on to the story of a lone leader, no? Si Napoleon Bonaparte. O isang leader, napakakisig ng tao ito. O napakakisig. Nung siya'y tinatanong, ano ang pinaka-memorable na araw ng iyong buhay? Maaaring para sa iba, no? Inaabangan nila siguro ang isasagot ng tao ito noong kanya crowning bilang ambassador. Pero hindi ka kanyan sila, no? Maaaring para sa iba, inaabangan nila sagot noong siya'y nakasagot ng napakaraming bayan, ng napakaraming bansa. Because this man, this is a Frenchman who is known as a military commander na sumabot ng iba't ibang lugar. But surprise of all surprises, noong siya tinanong, what is the most special day in your life? That is crowning as ambassador or not as prince. That is not his appointment as the greatest military man in his place. Not as how he conquered many nations. Kung sinagot ng tao ito, you know what? Surprise of all surprises. The most special day in his life is his first holy day. Ang gulat. But it's true. But this is true. Santo tayo, bilang ang manong palataya, one of the most memorable days in our life should be our first communion. Because communion, sabi ni Pope Pius X, is the shortest and the safest way to heaven. This is true. It is the shortest and safest way to heaven. Maaaring iba na iinig sa misa, alam ka talaga na maaaring hindi ko mag-o-inig. Ano mong sabi ba dito? Ikatake pa na ng misa, isang oras eh. Iyan, hindi ka alamin pa. Text time na lang ako. It's already the shortest. It is the safest way to heaven. Kung wala ka naman yung magagawin, magdarasal ka lang, magpapasalamat ka lang. Kaya ibigin ka. Diba? Isang beses naman eh, isang linggo.
Maraming para sa iba sa atin, araw-araw tayo sumisipa, but ang ganyan yung requirement as Christians at Catholics, makasimba tayo at least once in a week. At yung once a week na yun, di 1 hour in a week. Hindi mo po mapagbigyan. Nakakapag-Facebook ka nga ng 3 oras. Nakakapag-Netflix ka nga ng 5 at 8 oras. Si Jesus, humihingi at kumakatok sa iyo ng isa or even less than an hour. Bakit hindi mo magbigyan? Bakit hindi mo magbigyan? Communion is our shortest and safest way to God. So, what is the Eucharist in the life of Christian community? We are all challenged to continue to break the bread to be shared. Maaaring tayo sa ating karanasan bilang mga naglilingkod sa simbahan, we need to be broken. Be broken hearted. We need to go out of our comfort zones. May aaring may gusto kong schedule, gusto mo dito, pero hindi na ibibigay sa iyo. Maaaring may gusto kong araw, pero hindi na ibibigay sa iyo. Lalabas ka sa iyong komportabling lugar. Pag silingkod ka na ganito maaga, sisimba ka sa 5:30, papasa ka. Eh, para sa ibang araw, tulog ka ba noon eh? O mag-reserve ka dito pag hapon, eh, hindi para sa ibang araw na mamasyal ka na sana. Maaaring mag-reserve ka, maglilingkod ka ng 7:30 in the morning, 9:30 in the morning, eh, oras mo na yun sana para makapamasyal, makapuntang Tagaytay, makapuntang Maynila, but you are here Sunday morning. Continue to break the bread. Continue to break yourself in order that the Word of God may be shared. Dahil sa mga makita natin, mapagdali nyo, hindi ka pagbabasa lang. Maaaring para sa iba, minamalik. Minamalik, pagbasa lang ang kasimbahan. Ilang nga lang nang gawin. Lahat naman pwedeng bumasa. Lahat naman marunong bumasa. No. My dear brothers and sisters, what you're doing is a noble thing. Maaaring marami sa ating marunong bumasa, maaaring lahat tayo nakakabasa, pero ang bumasa sa simbahan, hindi ang para sa lahat. Kaya tinawag kayo para sa gamayan niya. Sa aming po, sa taan, sa pagbibigay din ng ganitong promosyon para sa mga lectors and commentators, I keep on telling them, what you're doing is a noble thing. Dahil sa pamamagitan ng bibig mo, sa pamamagitan ng pagbasa mo, narinig ng tao ang salita ng Diyos. Hindi mo yung salita. Maaaring sikat ka, maaaring doon napipicturan, ikaw nakakasama sa live streaming ng Pisa, sasabihin na rin mga ganito ng buwasa. Maaaring doon pampato ng basilika dito sa Batangas, kapag ako magbibisa si Archbishop, o magbibig sa ipapal dun siya, o kung sino pa mag-ubispo, maaaring yun naging napapasalan dahil yun pinakamagaling bumasa. But the credit is not yours. Because those are not your words. Hindi sa ilan. Sa Diyos yan. Kaya basahin ko ng malina. Kung mag-aralis na lima. Mag-practice kung pinakailangan. Mag-practice. Na hindi natin pinatain yung ating mga salita. Sayang naman kung hindi nila marinig. Sayang naman kung hindi nila maiintindihan. We should bring people to God. And sabi natin, the shortest and safest way to heaven. Kung yung pagkakataon ng iyong daan upang makapagdala at makapagsalipa ka ng mga kaluluwa, and so be it. Samantalahin mo. Sumunod na lang yun. Alam ninyo, no, sa amin po, sa taal, maaaring ko na, hindi ko maaaring na yung sinito chismis. Alam ninyo, no, ang pinag-aagawan doon, first reading. Dahil para sa kanila, kapag ito ay panatawin ng bayan, bulok ang tumasa. Hindi ko alam kung saan dictionary ng galing.
na ang makita na magaling bumasa ay binagay sa first lady. Hindi ko alam. Hindi ko alam sa mga. Sabi ko dito, wala na hindi na ang isang pagkakagawa. Pero hindi ibig sabihin na ikaw ay aking first lady, ikaw ang feet ang magaling bumasa. No. Because those are not your words. May mga pagkakataon na mas mahaba ang sin mo. No? Maaaring sinat ka pagka ikaw ay first lady sa iyong pagtingin. No. Sa pagkakataon natin, everything is equal. Kasi maaaring tayo ay aking nabasa. Yun. Kulintaw lang yun. Ako'y napasa, nandun lang sa alitang, marami magkaroon tayo ng ganitong kaisipan o ganitong konsepto. No? Ito ko'y hindi ito first time ma-encounter sa mga parokya natin na pagganitan. Na pagganitan. Sa taal, nakalulungan na merong ilang nababasa, ay, ako'y leto. Siya'y kolektor. Kung siya, sabi ko, tayo, tayo, bakit sa itang, nakapabasa tayo, napipictura, nakakasama sa live streaming, please erase that mentality that we are not better than anybody else. Dahil, tanda nyo, hindi naman tayo lahat pwedeng correct the way. Hindi naman tayo lahat pwedeng lay minister. Hindi naman tayo lahat pwedeng altar server. Hindi naman tayo lahat pwedeng ayaw party. No. Everything is divided. And this is the ministry of the Eucharist. This is the liturgy of the Eucharist, broken and shared. Broken, pinaghati-hati sa iba't ibang gawain. May taga-basa, may taga-connecta, may taga-usher, may taga-lista ng pamisa, may taga-live streaming, may taga-serve, at may nag-ibisa. Ay, kabahagi, at parutilang at sa tayo ng Diyos. At ito po ang lagi paalala. Kung sa taal, kapalit po may awat ng ministry ng liturgy. At sinusipuan po ni Mayin ang lahat ng sama ng liturgy. Kay altar server, kay lekong, kay kolekto, kay mother, butler. At ito ang lagi natin paalala sa kanila. Sabi ko, ito lalo din sa mga bata sa kristal. Kung kayo ay magsaserve at hindi kayo sisipa, because the minimum requirement, gaya ng sinabi ko kanina, the minimum requirement for us is to attend the mass. Hindi naman sinabi ng Diyos, mag-serve baby. No. Extra na yun. Bonus mo na yun. Kung ito ay mag-serve at hindi ka naman sisipa, huwag na lang, kumalik na lang sa pagsimba na gawa mo ba ang tungkulin mo bilang Kristiyano. Ano po aking ibig sabihin? Ang maaaring tayo, tayo nagabasa, sisipupunta ka doon, mabasa ka, ang nabas ka ng pagbabasa, o makikipagmento ka na lang sa iyong katabi, makikipagchismis ka, mag-iisip ka ng masamang sa iba. It's true pa nila. Sumi pa nila. Tandaan natin, sa pagdating ni Palestina, ito yung uri, o ito ang ating pamamaraan, pasasalamat. Kung hindi ka tapos pasalamat, sayang na. Sayang na. So we move on sa ating second topic. This will be shorter.